Masarap talaga ang dinuguan, mga kapatid. Nako, ang sarap talaga. Pero bakit hindi daw pwedeng kumain ng dinuguan? At totoo bang bawal ito sa Biblia? Abangan po ang ating dinuguan episode sa Fact Busters! At sa panahon ng bayang Israel, kapatid na Michael, pagkakabilang sa bayang Israel, eh sabi ng Diyos, ititiwalag, aalisin siya sa bayan ng Panginoon. Kaya yung ginagawa sa panahon natin ngayon na pagtitiwalag sa mga napatunayang kumain ng dugo, yun ba isang bagong bagay o ginawa na yan maging sa panahon ng bayang Israel? Hindi ho bagong bagay yan, sapagkat sa binasa nga ho natin, maging sa panahon ni Moises, sa panahon ng bayang Israel, ipinatupad na po yan at ang Diyos mismo ang nagsabi noon. Roman Catholic. Ba't pangalan ng Roma nakalagay? Hindi naman ako yung nagsasabing ako lang. Kapal ng mukha ng Darwin na to. The number 666, King Sasya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahalan, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahan niyan, magbalot-balot ka na. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Bornok? Sige nga! Ito ang Fact Busters! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang episode ng Fact Busters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Colossians 2:16. Ganito po ang ating mababasa. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Klarong-klaro po dito po sa ating nabasa mga kababayan, sino man po ay huwag daw humatol sa atin tungkol sa ating kinakain. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Eh ayon po kay Pablo, sana eh huwag tayong humatol sa isang tao kung ano yung kanyang kinakain, mga kapatid. Halimbawa, yung iba eh grabe yung paghatol nila sa mga Katoliko dahil yung mga Katoliko kumakain daw dinuguan. Pero sila nga kumakain din ng manok na meron pang dugo. Hindi masyadong naluto. Nako, e paano ngayon yan? Parang palpak ata yung kanilang paninirang yan, ano? Halimbawa, itong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, sa kanilang Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na isinulat ni Eranio Manalo, ganito po ang ating mababasa sa page 103, itong nakalagay, God forbids the eating of blood. Klarong-klaro sa ating nabasa, hindi daw pinahihintulutan ng Diyos ang pagkain ng dugo. Nako. At sabi pa nga dito, in preparing or dressing fowls and animals prior to cooking, make sure to pour out the blood. Grabe, napaka-demanding naman ang utos na ito, mga kababayan, ano? Okay, sige. At meron pang sinabi dito. Sabi dito, warning. What evil is committed before God by a person who eats blood? Sabi pa nila, he becomes God's enemy and is expelled. Tapos may binatayang talata, Leviticus chapter 17, verse 10. Ibig sabihin, mga kababayan, matitiwalag daw ang miyembro nila na kumakain ng dugo, particular yung dinuguan, mga kapatid. Nako. Grabe pala kung nandiyan ka sa INC 1914, ano? O, sige, yung kanilang pinagbabatayang talata, babasahin po natin. Ganito po ang ating mababasa. Sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 10, ganito po ang nakalagay. At sino mang tao sa sangbayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking ititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo
at ihihimalay ko sa kanyang bayan. Yan po ang ating nabasa sa Levitico 17:10. Katunayan, gagamitin po yan ng mga ministro ni Manalo para sabihin bawal ang pagkain ng dugo. Ito, pakinggan natin si Ramil Parba at si Michael Sandoval sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Ito po sila. Old Testament ng Biblia, kapatid na Ramil, gaano kabigat na kasalanan ang pagkain ng dugo ayon mismo sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin itong Levitico 17:10 hanggang 12. Ito po ang ating mababasa. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga, di ito dapat kanin nino man, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Sana po napansin ninyo ito, mga kababayan, ang sabi po ng Diyos. Ang Diyos ang may sabi. Mm-hmm. Ha? Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko. At sa panahon ng bayang Israel, mm-hmm, kapatid na Michael, pagkabilang sa bayang Israel, ang sabi ng Diyos, ititiwalag, aalisin siya sa bayan ng Panginoon. Kaya yung ginagawa sa panahon natin ngayon na pagtitiwalag sa mga napatunayang kumain ng dugo, yun ba isang bagong bagay o ginawa na yan maging sa panahon ng bayang Israel? Hindi ho, bagong bagay yan. Sapagkat sa binasa nga ho natin, maging sa panahon ni Moises, sa panahon ng bayang Israel, ipinatupad na po yan at ang Diyos mismo ang nagsabi noon. Ayan, so napanood po ninyo yung kanilang paggamit ng talatang Levitico 17:10 hanggang 12. Ayon po sa kanila, bawal daw kumain ng dugo sa panahong Kristiyano dahil sa talatang ito. Eh, ang tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Alam naman po natin na sa talatang ito, sabi po dito, mga kapatid, ano? At sino mang tao sa sangbahayan ng Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila? Dito po, klarong-klaro kung ano yung restriction ng nasabing kautusan. Unang-una, ito po'y tumutukoy sa sangbahayan ni Israel. At tumutukoy din ito sa mga tao na nakikitira sa sangbahayan ni Israel. Tanong, ano ba yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, kung ikaw ay dayuhan at ikaw ay nakatira sa Israel, bawal ka pong kumain ng dugo. Katunayan sa isang version ng Biblia, Tree of Life version, from the outsiders dwelling among them. Ibig sabihin, mga kapatid, ito talaga'y tumutukoy sa mga dayuhan na nakikitira sa Israel, mga kababayan. So, magpapatunay ba ito na kahit sa panahong Kristiyano ay ipinagbawal din ang pagkain ng dugo? Bakit ipinagbawal noon ang pagkain ng dugo sa mga taga-Israelita? So, ipagpapatuloy natin ang pagbasa. Ganito po yung nakasulat. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman. Sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain yan ay ihihiwalay. Klaro po dito, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Ano naman ang gagawin mo sa dugo imbes na kainin ito? Basahin natin at itataas sa ating pagbasa sa versikulo 11, ganito po yung nakalagay. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Klarong-klaro, mga kababayan, yung dugo pala ay ginagamit para itubos sa ating mga kaluluwa. Hindi pala kinakain ang dugo dahil ginagamit po ito sa pantubos ng mga kaluluwa ng tao. Saan ba itong pantubos na ito? Kung sasalin ng ang salita ng Diyos Tagalog Contemporary Bible, ito po ay tumutukoy sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung dugo po, yan po ay ginagamit para pantubos sa ating mga kasalanan.
kaya hindi po kinakain ang dugo dahil ginagamit ito sa pandubos ng mga kaluluwa ng tao sa mga nagawa nitong kasalanan, mga kapatid. Eh bakit naman ang mga Katoliko ay kumakain na ng dinuguan? Ito po yung sagot, mga kapatid. Babasahin po natin sa 13:12 ng Ebreo. Ganito po ang ating mababasa sa saling ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ganito po ang ating mababasa. Ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. Klarong-klaro, mga kababayan, dahil nagamit na ng Panginoong Jesus ang kanyang dugo para ipantubos sa ating mga kasalanan, kaya pwede na nating gainin ang dugo ng hayop. Kasi nga, yung dugo ng hayop, kasi sino mang dugo, wala na pong silbi. Kasi nga, may ginamit na pong dugo, at yan po, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo para itubos po sa ating mga kasalanan, ayon po sa Biblia. Kaya hindi na kailangan mag-alay pa ng dugo, kasi nga, sapat na ang dugo ni Kristo para tubusin ang ating mga kasalanan. Katunayan, nininis na po ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng pagkain sa 7:19 ng Marcos. Sabi dito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Klarong-klaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Kaya nilinis na ni Kristo ang lahat ng mga pagkain. Katunayan, mga kababayan. Katunayan, sinabi na nga ni Kristo kay Pedro sa 10:15 ng gawa. Ganito yung sinabi ni Kristo. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Klarong-klaro po, mga kababayan. Klarong-klaro naman, mga kababayan, na nilinis na po ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga pagkain. Kaya, hindi na po applicable sa panahon ng Kristiyano ang nakasulat sa Levitico Kapitulo 17, versikulo 10 hanggang 12. Ito po, meron po akong napansin, mga kapatid. Kung bawal pa rin ang pagkain ng dugo, bakit hindi bawal sa mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo ang pagkain ng taba? Sa 3:17 ng Levitico, sinasabi na bawal kumain ng taba ni dugo man. Naku, paano ngayon yan? Mahilig pa naman yung mga manalista sa pagkain ng baboy na may mga taba. Diba? Inconsistent talaga, mga kapatid. Ang kaligtasan kasi, hindi naman kasi nakabate ito sa kung ano yung ating kinakain. Ayon nga, sa 1 Corinto 8:8, ganito po yung ating mababasa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos, ni hindi tayo masama. Kung tayo'y di magsikain, ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Klarong-klaro po, mga kababayan, hindi po magtataguyod sa atin sa Diyos ang pagkain po na ating pinapasok sa ating katawan, mga kababayan. Sa Roma naman 14:17, ganito naman yung ating mababasa. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kaganlakan sa Espiritu Santo. Klarong-klaro po yan, mga kapatid, hindi po pala yung pagkain at yung pag-iinom yung kailangan para tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong ganun, mga kapatid. Kundi yung katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Manalo, hindi na po yan applicable ngayon kasi nga applicable lang po yan sa panahon ng mga Israelita. Kaya, busted yan! Mali po yan! Ako, palpak talaga. Kung ang samahan mo ay hindi po nagpapakain ng dinuguan, ito ba ay sa Diyos, mga kapatid? Babasahin mo natin sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at 3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapaghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati.
na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakalam ng katotohanan. Klarong-klaro mga kababayan, yung nagdadalalaw ng aral ng demonyo, yung tao na naguutos na lumayo sa lamangkati. At ayon nga sa isang ministro ni Manalo, ano ba yung lamangkati daw sa talatang ito? Ito, pakinggan natin si Michael Sandoval, mga kapatid. At ang ikalawang aral ng demonyo ay bawal kumain ng lamangkati. Ano ba yung lamangkati, kapatid na Michael? Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Karne po yan sa Tagalog. Oh, di ba? Karne daw yung lamangkati, karne. Oh, sige, sige. Kahit na mali yung kanyang sinasabi na hindi naman talaga karne yan eh. Eh pagkain yung tinutukoy, hindi po karne. Pero heto ang tanong. Kung totoo ngang ang lamangkati sa unang Timoteo 4:1-3 ay karne o meat, sino ba ang katuparan ng nasabing talatang ito? Kaya alam naman natin, sa kanila, bawal ang pagkain ng dugo. Mga kababayan, ano ba kasi yung dugo? Yung dinuguan o dugo, mga kapatid? Alam niyo ba, yung dugo o dinuguan, tinatawag po yung liquid meat. O sa ibang mga journal ay liquid flesh. O ito, liquid meat. Karne nga, liquid meat . Yung dinuguan, nako, palpak talaga. Kaya totoo nga ang hindi nagpapakain ng dinuguan ang tunay na natalikod sa pananampalataya. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, pakismash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Yung susunod naman na dinuguan episode series ang tututukan, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters. Ang sarap pa naman ng dinuguan ako ha. Baka naiinggit na sila.